TikTok, I have a bomb. Ito ang nakalagay sa papel na ibinigay ng tulisan sa teller ng isang bangko. Ngunit ang tulisan na ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito nagsusuot ng ski mask at hindi rin ito nagdadala ng baril. At higit sa lahat, siya ay isang babae. At ang mas nakakagulat pa, siya ay isang nurse. Paano kaya niya nilooban at ninakawan ang apat na bangko na mag-isa lamang? Bakit ba naging notorious bank robber ang isang babaeng may pinag-aralan at may magandang trabaho? Narito ang malapelikulang kwento ng buhay ni Sandeep Kaur, ang tinaguriang bombshell bandit. Ang ginawang panloloob ni Sandeep Kaur sa mga bangko ay naging usap-usapan sa United States. Sa loob ng 2 buwan ay nilooban niya at ninakawan ang 4 na bangko na mag-isa lamang. Dahil sa kakaibang storya ng kanyang buhay ay ginawan pa ito ng pelikula sa India na pinamagatang Simran. June 6, 2014. Napakaganda ng panahon at tahimik ang lugar ng Santa Clarita Valley sa California. Mula sa di kalayuan ay nakikita ni Sandeep ang first bank. Binuksan niya ang kanyang sasakyan at pumunta sa bangko. Sa unang tingin ay hindi mo aakalain na mayroong gagawing hindi maganda si Sandeep dahil ang layo ng kanyang itsura sa isang tulisan. Wala siyang dalang armas o getaway car na naghihintay sa kanya sa labas. Ang mayroon lang siya ay isang note na may nakalagay na TikTok, I have a bomb. Ngunit ang totoo ay wala naman talaga siyang dalang bomba. Bago pa man siya makapasok sa bangko, ay may isang taong sumalubong sa kanya at sinabing, "Hey, how can I help you?" Ang technique na ito ay tinatawag na safe catch at tinuro ito ng FBI para mapigilan ang binabalak ng mga potential robbers. Dahil dito ay nagpanik si Sandeep kaya hindi na niya tinuloy ang kanyang balak at umalis na lang. Bumalik siya sa kanyang sasakyan at naghanap ulit ng bagong target na bangko. Hanggang sa nakita niya ang Bank of the West. Nilakasan niya ang kanyang loob at sinabi sa kanyang sarili na kailangan niya itong gawin. Lumapit siya sa teller at ibinigay ang note na kanyang daladala. Nakakuha siya ng $21,200 mula sa panluloob niya sa Bank of the West at matagumpay siyang nakatakas. At hindi pa riyan nagtatapos ang kanyang panloloob dahil nasundan pa ito ng 3 sa Arizona, San Diego at Utah. Binansagan siya ng FBI bilang bombshell bandit dahil sa sinasabi niya sa kanyang note na may daladala siyang bomba at dahil na rin sa kung paano siya mag-disguise. Ngunit bakit nga ba naging tulisan si Sandeep? Si Sandeep ay ipinanganak noong November 11, 1989 sa Chandigarh, India. Sa edad na 7, lumipat silang mag-anak sa San Jose, California. Pakiramdam ni Sandeep ay hindi siya tanggap sa lugar na iyon. Siya at ang kanyang kapatid na lalaki ay palaging binubuli. At nung naganap ang 9/11 attack noong 2001, ay tinawag silang terorista sa kanilang paaralan. Kaya hindi na sila pumapasok sa eskwela at nasuspindi sila. Napakastrikto ng mga magulang ni Sandeep. Sa kanilang tahanan ay ipinagbabawal ang paggamit ng mobile phones, TV at bawal ring papuntahin ang kanilang mga kaibigan. Matalino si Sandy kaya nakapagtapos siya ng maaga sa high school at sa edad na 19, nag-iisa na siyang licensed vocational nurse. 3 trabaho ang pinasukan ni Sandy. Nagtrabaho siya sa isang healthcare agency, nag-aalaga ng may sakit na businessman at nagtatrabaho sa iba't ibang hospital sa Bay Area. Sa kanyang mga trabaho ay kumikita siya ng $6,000 kada buwan. Wala pa siyang binabayaran na bills kaya nakapag-ipon ng malaking halaga si Sandeep. Hanggang sa natuto siyang mag-party at gawin ang lahat ng ipinagbabawal ng kanyang mga magulang. Sa edad na 20 ay pumunta siya ng Sacramento at nag-aral siya ng Bachelor of Science in Nursing. Nung tumuntong na siya ng 21 years old ay nagsimula na siyang uminom dahil ito ang legal drinking age sa US.
si Sandeep at ang kanyang pinsan na si Amundip ay pumunta sa Las Vegas para i-celebrate ang kanyang kaarawan noong November 2010. Nag-shopping sila doon hanggang sa nakita nila ang Bellagio Casino. Pumasok sila at sinubukan nilang magsugal. Sobrang nag-enjoy ang magpinsan lalo na si Sandy dahil sa unang laro niya ay nanalo agad siya ng $4,000 kaya mas nainganyo siya. Hanggang sa nadiskubre niya ang larong bakarat at nagustuhan niya ang laro. Na-addict si Sandeep sa larong bakarat dahil kapag naglalaro daw siya nito ay tila ba nakakataka siya sa lahat ng pressure na ibinibigay ng kanyang ina sa kanya. Pakiramdam kasi niya ay nakakulong siya sa ginagawang paghihigpit ng kanyang ina. Naging regular na customer si Sandeep sa casino at trinato siya bilang isang royalty. Naglalaro siya kasama ang mga mahahalagang tao at celebrities. Kumuha pa si Sandeep ng credit line sa casino para hindi siya nagdadala ng pera. Kumikita ng malaking pera si Sandeep sa kanyang pagsusugal. Nagkaroon pa nga siya ng access sa inner sanctum o pribadong lugar sa casino. Maituturing na VIP na si Sandeep sa casino. Ngunit hindi rin nagtagal ang pagiging VIP ni Sandeep dahil nagsimulang gumuho ang lahat para sa kanya. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan niyo po ang content natin ngayon, please hit like at mag-comment ng yes! Pagkalipas ng isang taon mula nang magsimula siyang magsugal, ipinagtapat ni Sandeep sa kanyang pinsan na natalo siya ng $60,000 sa casino. That's around 2.8 million sa peso sa kasalukuyang forex rate. Tumigil daw siya sa pagtatrabaho at pag-aaral ng nursing dahil nag-focus siya sa pagsusugal. Naubos ang kanyang life savings at may utang pa siya sa casino. Isang gabi, habang si Sandeep ay naglalaro at natalo, ay may isang lalaki na lumapit sa kanya. Sinabi ng lalaki na pahihiramin niya muna si Sandeep ng pera para makabawi dahil napahanga di umano siya sa galing ni Sandeep. Ipinakilala ng lalaki si Sandeep sa mga kasamahan nito. Sinabi ni Sandeep sa kanila na kailangan niya ng $20,000 at ibabalik rin niya ito pagkatapos dahil naniniwala siya na kaya niyang manalo pa ng mas malaki. Sinabi ng mga lalaki na malaki ang interes ng hihiramin niyang pera. Ngunit ganun pa man ay sumang-ayon si Sandeep. Naglaro ulit siya sa loob ng 16 hours. Doon na siya kumain at tumatayo lamang para magbanyo. Kailangan niya ng $45,000 para bayaran ang kasino at ang mga lalaki. Mayroon na sana siyang $38,000, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa paglalaro hanggang sa unti-unting naubos ang kanyang chips at wala nang natira. Dahil sa takot sa mga pinag-uutangan, ay lumipat si Sandeep at ang kanyang ina sa Union City, California noong May 2012 para magsimulang muli at malayo sa mga taong inutangan niya. Hindi alam ng ina ni Sandeep ang nangyari sa kanya. Nagtrabaho siya ng 96 hours kada linggo bilang nurse. Ngunit noong December 2012 ay nakatanggap ng warrant ang ina ni Sandeep dahil sa kanyang utang sa kasino. At dito na nalaman ng ina ni Sandeep ang totoo at galit na galit ito sa kanya. Noong May 26, 2014 ay may napansin si Sandeep na isang sasakyan na sumusunod sa kanya. Tumigil siya para magpagas at nung pagbalik niya ay may nakaupo ng mga lalaki sa kanyang sasakyan. Sinabi nila na kailangan na nila ang perang kanyang inutang. Ang $20,000 na kanyang inutang ngayon ay naging $35,000 na dahil sa interes at kailangan niyang magbayad sa loob ng 2 araw. Pinagbantaan ng mga lalaki si Sandy at sinabi na kapag hindi siya magbabayad ay mapapahamak ang kanyang pamilya. Mayroon siyang 2 pagpipilian, ang bayaran ang kanyang utang o magtatrabaho siya para sa kanila. Naisip ni Sandeep na baka ang trabahong sinasabi nila ay may kinalaman sa drugs o prostitusyon. Ngunit sabi ng lalaki na manluloob siya ng bangko, bahay at bibigyan pa siya ng baril.
Natulala si Sandeep sa kanyang narinig. Ngunit naisip niya na kung manloloob siya, kung anuman ang mangyayari, at least may mga pulis na mai-involve. Pero bakit nga ba hindi niya na lang ito sinabi sa mga pulis? Nasanay kasi si Sandeep mula pagkabata ay sinisikreto ng